Nag-aalala na ng kaanak na ilang Pilipinong nasa Saba pa rin ngayon na baka maipit sila sa bakbakan doon. Bukod sa wala rin silang komunikasyon sa kanila, apektado na rin ang pagpapadadala ng pera. Mula sa Bungao, Tawi-Tawi, may ulat on the spot si Haji Rieta. Haji? Tama ka dyan, Rafi. At ngayon nga ay umaabot na sa mahigit 1,000 itong mga kababayan natin na umuwi mula sa Saba. Simula nang sumiklab ang kaguluhan doon at apektado na nga ang komunikasyon doon. Pati na rin itong pagpapadala ng pera sa kanilang mga kaanak na nandito sa Pilipinas. Nakausap ng GMA News kahapon ng ilang pamilya na may mga kaanak na hanggang ngayon nasa Saba. Ilan sa kanila tumangging magpa-interview dahil ang iba kasi nilang kaanak walang legal na dokumento para manirahan sa Saba. Pero ang mag-inang Muhammad at Jakpowa, alalang-alala sa kanilang kaanak na naroon. Asusa, pasalma na sige makapaghinang, pag-use, sige makalangan, sinagaw sige pulis. Basta Philippine citizen, sinagawin siya mahe. Karamihan nga ngayon sa nandito sa quarters na ito ay may mga kamag-anak at pamilya na naiwan ngayon sa Saba. At ito nga pagpunta nila sa Tawi-Tawi ay umaasa sila na may mga dumating na kamag-anak sila na naipit nga ngayon doon sa kaguluhan sa Saba. Apektado rin daw ng gulo sa Saba ang pagpapadala ng pera ng mga Pilipinong nasa Saba na may kamag-anak sa Tawi-Tawi. Isa na rito si Ashar Amang na nag-aaral sa kolehiyo. Ang kanyang mga kamag-anak doon ang tumutulong sa kanya upang tustusan siya sa pag-aaral. Nahirapan na sila, nahirapan na talaga magpadala kasi hindi sila maglakad because of military Malaysian forces na nakadoon, naka-base talaga, na-stricto talaga. Close lahat yung mga amin sa may mga tindahan doon na hindi na nakakapapadala. So nahirapan kami talaga. Ipinakita pa niya sa amin ang text message ng kanyang tiyahin na humihingi ng pamanhin sa kanya dahil hindi muna siya makapagpapadala dahil sa sitwasyon doon. Umaabot na sa mahigit 1,000 individual ang nakauwi na sa bansa mula Saba base sa tala ng DSWD. Pasado last dress naman kahapon, hindi bababa sa 20 tao ang dumating kabilang ang pamilya ni Morisdin Ismael na iniwan ang kanyang bahay sa Kunak, Saba. Ito yung bangka na tinatawag nila na John Kong dito sa Makayang, hindi bababa sa 20 katao galing ng bahay ng Kunak sa Saba. At halos isang araw ang tinagal ng kanilang biyahe para lang makauwi sa kanilang mga tahanan dito nga sa Tawi-Tawi. Masaya ho kayo na nakauwi dito sa Pilipinas. No, okay, saya naman. Wala na operasi lang. Hindi naman takot sa mga pulis lang. Doon sa Malaysia, problema yung mga pulis. Wala passport, kinuha ka. Pinapasok ka sa panampungan. Rapi, inaasahan nga ng DSWD na marami pang mga uuwi, no, galing ng Saba. At sa katunayan nga niyan, Rapi, ay nakahanda daw ang DSWD kung sa sakaling anuman na pangangailangan nitong mga kababayan natin uuwi mula doon sa Saba. At ayan mo na pinaka-latest mula dito sa Tawi-Tawi. Balik sa'yo, Rapi. Maraming salamat, Haji Rieta.